This is Powcast Sports Podcast, hosted by Pau Salute. Alright, magandang gabi po sa inyo lahat. Ito na naman po tayo. Ako po si Pau Salute ng Powcast Sports at ito po ang Powcast Sports Podcast. From Thursday to Saturday, tatlong boksingero po. Dati apat yan. Dati pa nga lima, medyo nakapagod din. Pero tatlong boksingero ini-interview natin. At panghuling boksingero natin this week, eh, isa na namang boxing prospect. Undefeated boxer. Speaking of undefeated, may segue ko lang. Bukas po ng umaga, ilaban po ni Mark Magnifico Magsayo. At alas 8 ng umaga or alas 8 ng gabi sa Eastern Time sa US ang simula. At siya po ay main event, so malamang po siya po ay lalabas ng mga 9 o'clock. Magkakaroon po tayo ng boxing live commentary. So kung wala kayong mapanood na live broadcast, ako na lang ang panoodin nyo. At unfortunately, hindi ako pwedeng magpakita ng laban dahil bawal po yon. Alright. Okay, ngayon po ay October 3, Sabado. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening. And if you're watching this right now, I got 50 people already watching this. Could you please comment kung taga saan po ba kayo? May mga taga Jensen po ba dyan? Cotabato? At kung saan man ha? At attendance check tayo sa mga suki. Lagay naman ang mga suki dyan. At magandang gabi po sa inyo. Alright, wag na natin ito patagalin. Ang kakausapin natin ay isang boksingero. According sa kanyang box rec, tinitingnan ko ngayon, siya ay pinanganak sa Cotabato, Arakan, at nakatira sa Jensen, General Santos City, the home of Manny Pacquiao. May record siya na 15 wins. Pakita ko na agad, ha? Nasaan na ba yung kanyang box rec? Nilabas ko na dito kanina. Yan. Ito po yung box rec niya. So sa mga nagtatanong, 15 wins, 10 knockouts, walang talo, walang tabla. At ito ngayon, tingnan natin kung handa na siya. At kausapin na natin, walang iba kundi si Jade Bornea. Paring Jade, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Sir Pao, at sa lahat na nanonood, magandang gabi din. Alright. Yung buhok mo pala, hindi ko napansin, nakataas sa likod. Style ba yan? Okay lang, Sir. Okay lang. Okay. Alright. Nasaan ka ba ngayon? Dito ako ngayon sa Sampaloc, Manila, Sir, sa asawa ko po. Sampaloc, Manila. Okay, kala ko nasa General Santos City ka. Bakit ka nasa Sampaloc, Manila? May asawa ka? Opo, yung dalawang anak ko. Ah, teka. Taga Manila ba yung napangasawa mo? Yes, sir. Dito po. Ah, okay. Taga Manila pala. So, malamang Manila boy ka na rin ngayon for a while. Kano katagal ka sa Sampaloc? Isang buwan may git na ako dito, sir. Ang layo ng dinating mo, ha? Sa pero taga Cotabato ka talaga, taga Arakan ba? Tama ba yun? Yung doon ka pinanganak? Sa Arakan ako pinanganak. Tapos nung kids ako na 7, sa Jensen ako, doon ako nagtuto ng boxing. Okay. Pero yung ano mo, yung majority mo ng ano mo ng buhay mo, saan ka naka-stay? General Santos po. Okay, ang tanong ko, paano ka nagkaroon ng asawa ng taga Maynila? Kasi dati po noong 2012 dito na ako sa Maynila, national team ako noon, tapos dito din kami nagkakilala. Ah, yun pala yun. Okay. Sabi ko, paano nangyari yun? Sa General Santos ka na malagi. So yun pala yun. Diyan ka pala nakapingguit sa Maynila. Okay, ibig sabihin, pwede pala tayo magkita. Sampaloc ka lang, malapit lang eh. Alam mo, Malate lang ako, Malate. Malapit lang. sa Cotabato, sa Arakan, kailan ka huling nakapunta? Doon ka pinanganak eh. Kailan ka huling nakabalik? 2018 pa, nung birthday ng lula namin, saka reunion na rin. 2018. Tagal na rin. Malayo ba yung ano? Jensen, yung lugar niyo sa San Man, sa Arakan, malayo? Mga galing Jensen, papunta ng mga 4 hours ang biyahe, pag ano. 4 hours din. Okay. Kasi hindi, actually, fascinated ako. Parang yung Mindanao para sa akin, pare. Isa sa pinakamagandang parang isla. Nakapunta ako sa mga Mindanao, lagi kong pinagmamalakihan dito sa mga taga-Maynila eh.
Parang taga Maynila ka na rin eh. Nagpunta ako ng Jensan nung February. Laban ni Romero Duno. Teka, nakita ko pala si ano, Mike Planyan. Nanonood. Si Mike. Ay, mga Mike, next nakita uli ah. May mga nagre-request sa inyo yung dalawa ni ano eh. Ni Aston eh. Sabi ko iba naman yung hindi ko pa na-interview. Pero sandali, nasaan ka nun nung laban ni Romero Duno? Hindi tayo, parang hindi tayo nagkita sa Jensen eh. Dito pa ako sa ano sir, sa Manila. Kakauwi ko nun, ko lang nun galing sa US nung ulit ng laban. Ah, okay. Laro ko. Kaya pala hindi tayo nagkita. Okay. So ngayon, isang buwan ka na dyan. Tapos, yung huling laban mo, February. At least nakalaban ka na pala this year. January, ano yun? January pala, January. At least nakalaban ka this year. Ang daming boksingero, hindi pa makaisa. Opo. Ay, anong pinagkakabalahan mo ngayon? At walang boxing, malamang wala ka rin training ngayon dahil nasa misis eh. So ngayon po sir, nag-aalaga ng anak ko. Dalawa na? Oo, dalawa na po. 5 months yung bunso. Ah, okay. Talo mo pa ako. Naka-5 months ka na yung panganay? 5 years na po. 5 years old. Lalaki, babae? Babae po yung panganay ko. Yung bunso, lalaki po. Pare, may 5 years old din ako. Ang dal-dal na. Grabe. Mayat-maya. Papa, look at this. Look at this. Tingnan mo to. Ganon din ba sa'yo? Kumusta ang pagiging tatay, pare? Masarap kasi parang ano yung pag, kahit anong pagod mo, pag makita mo sila na masaya, yung wala silang kurang nararamdaman, makita mo lang sila, okay ka na. Oo. Totoo yan, pare. Sarap maging tatay. Pero dito sa Sampaloc, nagte-training ka pa ba ng boxing o hindi na muna? Ano lang po, training pa rin po, pero ano lang, hindi pa ako pumupunta sa mga gym. Jogging lang, shadow, gano'n. Okay. So, parang light training lang. Tanungin na kita, pare. Dahil nandito yung asawa mo, may bahay ka dito sa Sampaloc siguro. Balak mo ba dito mag-settle sa Sampaloc kapag walang mga boxing? Dito ka talaga tumitira sa Sampaloc, Maynila? Ano sir eh, pag may mga schedule talaga ako, sa Jinsan talaga yung training camp ko. Pag wala pa namang schedule, pumunta ako dito sa anak ko, sa asawa ko. Okay. Yun ang hirap eh, no? Pag yung mga boxingero malalayo sa pamilya eh. Lalo na pag mga bata, mga baby pa, nakamiss. Ha? Oh. Ano ulit sinabi mo? Yung pinakita mong comment ba yung kapatid ko yan? Eh? Kapatid mo. Ito, shout out si Ryan Estaniel Bornea. Shout out sa iyo ha. Hindi po yan sir. Baka ano ko yan, mga pariente. Sino, ano pangalan ng kapatid mo dito? Yung may ano kanina, yung may kagang bata. Okay. Sige, mamaya pa-comment ka na lang ulit. Hindi ko na makita, dumami na naman yung comment eh. Minsan pinapakita ko lang pero ang hirap mag-focus eh. Shoutout dan sa yan, no? Katabi mo lang, papa-shoutout ka agad. Kasama ko yung ngayon, sir. Nandito sa tabi ko. Okay. Sige, mag-usapan na natin yung boxing at maligaw tayo. Alam mo, paring Jade, pakita ko lang yung record mo habang sinasabi ko itong gusto ko sabihin. Isa ka sa boxing prospect ng Pinas. Actually, sa Sandman, parang ang dami nyo na paangat sa boxing. Maganda yung mga record. At pasikat. Sa tingin mo, bakit ang dami ngayong mga Sandman fighters na medyo maganda yung profile at paangat? Ano po, kasi yung manager namin, si Busing DC, laging nagpo-promote sa Jinsan, tapos mabilis niya mapapunta sa abroad, mahanapan ng mga magandang event, yung big event. Mm-hmm.
marami na rin siyang kilala kasi sa labas, kaya ganun. Pabilis niya mapapunta sa abroad yung mga boxer niya. Kumbaga, connection. Marami ng connection si boss. Tama? Medyo nadidelay ka. Hindi kita masyado ano eh. Opo, sir. Tama po yun. Okay. Pare, so, ito nga. Yung mga kasamaan mo, si Raymard Gabalio, pare. Si Vincent Moralde, sina Mike Lyon niya nag-training sa ano sa Miami. Nagde-training pa nga yung iba ngayon eh. Nakapag-training ka na rin ba doon sa pinagte-training nila doon sa Miami? Sa Miami po, sir. Hindi po. Ah. Okay. So, saan ka nagte-training sa Amerika nung laban mo? Doon po sa wildcard, sir. Doon sa si Coach Rodel Mayol nag-insayo sa akin doon, saka si Coach Stanley. Ah, oo. Nakausap yan si Rodel Mayol na banggit ka nga niya na isa sa boksingero na tinitraining niya. So ayos naman pala. Si itong sa wildcard, ito yung same na gym na pinagte-trainingan din na pag-aari ni Freddy Roach. Opo sir, doon po. Ah, ayos. Okay. Pero bago yan ha, bago mapag-usapan, gusto ko lang matanong, may balita ka ba dito kay Raymard Gabalio? Kasi alam ko dapat siya yung nakalaban ni Payano nung isang araw eh. Meron na bang chismis kung kailan ang laban niya? Maganda rin position nito eh. Oh, wala. Hindi ko pa, ano sir, wala pa akong balita. Pero anytime yan, makakalaro yan sa mga big event na yan. Kasi ano siya ngayon, number one na pa sa ngayon. Number one contender pa ngayon eh, sa WBA. Anytime yan. Tasang ano yan? Tasang rating. Oh. So, yun, naabang-abangan din namin eh. Ito kasi sa mga ka-teammate mo, ito isa talaga, sinasabi ko sa mga fans na talagang inaabangan nila. Si ano pala? Si Moralde, dapat may laban din eh. Kala ko, reschedule, may balita ka ba sa kanya? Wala din po sir eh. Hindi ko po alam kung bakit na-pupon yung laro nila. Oo nga eh. Dahil dito sa pandemic, ganyan. Oo. Daming na-pupon. Okay. So okay lang 'yun. Anyway, ang daming mga magagaling na magagandang pangalan na sa Sandman ngayon. Ang galing maghanap ng ano mo, ng manager mo. Ikaw, pare, paano ka ba na-discover at nag-amateur ka ba? Opo, sir, matagal din po ako sa amateur. Nag-national team din po ako, ano, 2 taon na. Yan nga, dyan nga pala, kakakwento mo lang kanina na dyan mo na ano yung iyong misis sa national team. Oo. Nung nagna-national team ka sa Maynila. So, 2 taon ka nag-national team. Parang may nakita akong picture mo sa Facebook. Kasama mo sina Yumir Marcial, Eugene Lagos. Kasi nandito ka, di ba? Yes, sir. Sabay kami na Marcel naglaban sa ano sa Armenia. Madaming beses sa Malaysia nagsabay din kami. Ah, okay. Ngayon ito si Mir Marshall, medyo magsisimula na ng kanyang pro career. Kilala mo pala ito mismo. Pero anong division niyo nung lumalaban kayo noon? Anong division niya noon? Parang payat si Yumir noon eh. 60 kilos pa noon. Tapos sumakit siya ng 62. Okay. As an amateur, pare, ano yung pinaka sa tingin mong highlight ng career mo as an amateur? Ano siguro nung naging national team ako. Nung nanalo okay. Ako sa mga laban ko sa abroad. Malaking experience din kasi pagdating mo sa pro, ma-adapt mo pag nasa pro. Okay. So question lang kasi sa amateur, meron ka bang napanalunan ng mga tournament na nakuha nung amateur ka? Saan, pare? Sa World Youth Championship sa Yerevan, Armenia. Ano ako doon, bronze. Saka nung 2013, nag-gold ako dito sa Subic sa ano
Asian Youth Confederation yun. Ano ko doon? Ayos. Gold sa Malaysia. Dalawang BC sa Malaysia. Gold tsaka bronze ang nakuha ko doon. Okay. Tsaka, syempre, dyan mo rin nakuha yung asawa mo. So, gold din yun. Golden. And ikwento mo sa amin paano yung transition mo from amateur to pro? Paano mo na decision na ay magpo-pro na ako? Nung 2014 doon ako nag-umpisa mag-pro kasi nauna yung kambal, may kambal kasi ako sa CG. Nauna siya mag-pro noong 2012, nag-pro na siya. Tapos nakita ko na pag may laban sa lagi akong nanonood. Tapos, okay. Doon ako na ano na gustong-gusto ko na rin mag-pro. Umalis ako sa national team, nag-professional din ako. Teka, may kambal ka? Hindi ko kilala yung kambal mo. Lumalaban pa siya ngayon? Hindi po. Inactive siya ngayon. Dalawang taon na may hindi nakalaro. Okay. Pwede kong tanongin, anong pangalan ng kambal mo? Jake Sebut, Bornea. Siya yung nauna mag-pro. Hindi ko siya na masyado na ano yan eh. Tsaka pag tinatype yung Jake Bornea ngayon, yung picture mo yung lumalabas eh. Champion din, sir. Champion din yun. Medyo inactive lang ngayon. May kambal ka pala. Kala ko, ano lang, yung mama lang ang kambal sa Sandman eh. Ikaw din pala. Dalawa kami doon sa Sandman. Kambal. So ito, may balak pa ba yung utol mo na bumalik? Bata pa naman tong utol mo eh. Sa ngayon, sir, anong mag-iinsayo naman siya, babalik na lang. Okay, alright. Pero ito, yung pagpo-pro mo, saan ka nagsimula? Saan ka nagsimula mag-pro? Sa Sandman ka na ba noon? Anong una, sir, mga apat na beses po ako pumunta sa Sandman. May manager ako na una, yung pinsan ko sa Japan, si Kuya Alex Amoy. Doon ako nag-start. Una siyang nag-manage sa akin. Tapos, nung nag-usap sila ni Boss GC Manangkil, naging korpo na sila ngayon. Sila naging korpo ngayon sa amin, ng kambal ko. Okay. So, yung ano mo, yung simula ng 2014, kailan ka officially na nakuha ng Sandman? O kailan si officially? 2017. Opo. Okay. So, ibig sabihin ngayon, ang full manager mo na eh Sandman at saka promotion mo eh Sandman promotion na. Opo, sir. Okay. Ano lang, kumbaga, inabsorb ka lang. Kinuha ka lang. Hindi ka na kailangan mag-try out or mag-ano, kumbaga, mag- ganun, magpakita muna, hindi na. Oh, kasi hindi pa ako Sandman noon, doon na kami lagi nag-training din Sandman. Pag sparring, doon kami pumupunta. Ganun pala 'yon. Okay. Tatanong ko sana pero baka may idea ka ba kasi alam mo ang dami mga boxer nagtatanong sa akin eh paano ba sasali sa Sandman? Kunwari, mayroong mga taga-Jensan na mga batang boksingero. May idea ka ba kung paano sumali dyan sa Sandman Boxing Promotion? Doon, pumunta lang sa gym, mag-training sila. Kung gusto nila, mag-try out sila doon, ganyan. Pag magustuhan sila ng manager, hindi sila makuha. Pero kailangan may amateur background? Hindi naman, ano siguro, basta magaling ka lang. Sa magaling. Basta ano, sparring si, ano, si Jade. At pag nanalo kay Jade, pwede na. Okay. Anyway, Jade, alam mo ah, isa ka nga sa boxing prospect, 25 years old, 15 wins, 10 KO, 6 years ka na sa boxing, halos 6 years ha. Wala ka bang talo? Wala. Di ba? Naisip mo ba na ano, after 6 years, after 15 wins, yung mga laban mo eh, magiging undefeated ka pa rin hanggang ngayon. Naisip, nasa isip mo ba yon? Opo, sir. Pag, ano talaga,
napagsigapan ko na yung record ko ano, malinis pa rin. Mm-hmm. Gano'ng ka-importante sa'yo yung pagiging undefeated boxer? Ano yun, sir? Kasi sa training mo, sobrang hirap na dinanas mo. Tapos pagdating ng laban, basta-basta ka lang mag-give up. Dapat ibuhos mo na lahat doon mo makikita na dapat hindi ka susuko. Grabe yung hirap na dinanan mo sa training, sparring, sa mga training nyo, sa long run, ganyan. Tapos, basta-basta ka lang mag-give up. So, yung pala yung mindset mo talagang ano, walang sukuan. Wala po. Sa tingin mo ba, aside from walang sukuan, hindi sumusuko sa taas ng ring, eh bakit undefeated ang isang Jade Borneya? Bakit ka ba isang undefeated? Ano lang, sir? Hard work lang talaga. Sipag at dasal sa taas. Sipag at dasal sa taas. Okay. Meron ka na bang ano, pare? Jade, laban na feeling mo, ano, alangan ka or nahirapan ka? Halos lahat naman, sir. Nung una kong laro na championship fight sa IBF, ko po, yung sa IBF for Jade po, yung si Naolio, yung sa Alap. Magaling yun, no? Nahirapan ka doon? Oo. Championship fight sa pro. So sinabi mo nga kanina, pare, walang sukuan. Pero ano yung pag nasa taas ka ng ring tapos nahihirapan ka, aside from walang sukuan, ano yung mga iniisip mo na para hindi ka sumuko sa laban? Yung ano ko po siya, yung pamilya ko, sila yung inspirasyon ko, yung mga anak ko, ganyan. Oh. Okay. Nanonood ba sila? Nakanood na ba yung misis mo habang nagbo-boxing ka ng pro? Opo, sir. Basta dito lang. Lagi yan sa nanonood. Okay. Supportive. Hindi naman siya kinakabahan. Nasanay na din, sir, nung una. Ngayon, nasanay. Sanay na. Sumisigaw-sigaw ba siya? Oo. Nakikita mo. Hindi ba ano yun? Parang nakaka-distract sa boxing hero minsan pag naririnig mo yung sigaw ng asawa mo. Tapos nagwari, nagagalit or nagtuwa. Sa akin, ano naman, hindi naman kasi yung focus mo talaga doon sa laro eh. Mm. Yung ano, buti naman kung gano'n. Pero eto nga, nakwento mo kanina, nung February, kakarating-rating mo lang galing US, unang laban mo sa Amerika, January 30, nakanood ba, kasama ba misis mo doon o ikaw lang? Ako lang po yun, sir. Hindi ko po sila. Hindi siya nakanood. Pero sige, kwento ka nga, ano bang nangyari doon sa laban mo? Ayun, parang mahigpit na laban yun. Split decision yata ang panalo mo doon. Oo, ano? Magaling din yun kasi nung laban ko doon sa US, ano yun eh, mga 2 weeks na lang mahigit, laro na namin, nagkalagnat pa ako noon. Mga 3 days. 3 days ako hindi nakainsayo noon, puro lang ako. Kaya nga kasi dahil biglang umiba yung ano doon, yung weather, biglang lumamig, nagkaubos ipon pa ako. Kaya noon, nasira yung kondisyon ko. Sobrang hirap, grabe yung adjust ko noon. Ito yung ano ah, kung hindi ako nagkakamali, so sa Los Angeles ka nag-training, tama? Oo. Okay. Pero yung laban sa Washington ba to? Seattle, Washington? O sa Washington? Sa Phoenix, Washington po siya. Sa Washington. Oh, malamig nga doon. Maulan pa. Oo. Alam mo ba na... Ano yun? Shout out pala ako kay... Okay. Alam mo, natutuwa ako ngayon, Jade. Salamat ah. Ang daming mga boxer ngayon na nanonood dito. Ang dami na rin mga special requests eh. Sabi ko, unahin ko muna yung mga hindi ko pa na-interview para ano, lahat ng boxingero madaanan ko na. anyway,
magsisegue sana ako doon sa Washington. Usong-uso kasi yung kape dito sa Pilipinas, yung pasosyala na Starbucks. Doon nagsimula yung Starbucks sa Washington kasi maulan lagi doon eh. Kaya mahilig sila na magkape. Anyway, nung unang salta mo sa Amerika, yung isang laban mo, ito yung first time mo rin na makarating sa Amerika. Opo sir, first time ko sa Amerika. Okay. Ako hindi pa ako nakapunta sa Amerika. Hindi pa. Hindi malayo na yan. Mm. Hindi, tanong ko nga sa'yo. Sa tao hindi pa nakakapunta sa Amerika, sa mga nakikinig ngayon dito, siguro marami kaming hindi pa nakapunta. Paano mo i-describe ang diferensya, ang pagkakaiba ng Pilipinas sa Amerika? Ano bang meron? Pagdating mo sa Amerika, una mag-adjust ka doon kasi ano tayo eh, advance tayo dito ng ano eh, mga 14 hours. Tapos doon, mag-adjust ka kasi maga dito, gabi doon. Yun ang malaking adjustment mo doon pag bago ka. Pero mga 1 week, mag-adjust ka na din. Saka sa ano talaga, yung weather, doon ka talaga maano sa weather nila. Ah, okay. Iba ba yung kulay ng Amerika? Yung itsura, anong pagkakaiba? Nanibago ka ba? Hindi naman, ganun lang din naman. Mga ano lang. Malalaki lang yung building doon. Kasi. Aha. So, yung mga kinakain nyo, ganun din? Oo. Pilipino po din siya kasi nakatira ko sa Pilipino din sa kay Kusodil. Ah, so hindi ka nahihirapan mag-adjust, kumbaga. Okay. Ganong katagal ka doon nag-stay nung laban mo nung January? September, andun ako eh. Yung bago laban ni Duno, nagkasabay pa kami doon mag-insayo sa Las Vegas. Pagkatapos yan ang laro doon, bumalik kami ng LA. Okay. At least maganda yung ano, mahaba yung mga preparation mo. September, tapos January. Ang haba nun. Oo. Ang haba nga sir. Dapat yung laro namin, December. Tapos biglang na-move ng January 9 daw, sabi nila. Tapos biglang na-move na naman, January 30. At least okay lang. At least hindi ka short notice nakapag-adjust na totally yung katawa mo. I think importante kasi sa boksingero na lalo na pag yung kabaliktad yung oras, na nakakapag-adjust sila doon sa panahon tsaka sa lugar. Ikaw nga, matagal ka na doon, nung biglang pumunta ka ng ibang state, iba na naman yung weather, iba na naman yung temperature nila doon. So, hirap. Opo. Yung nakapunta ka ng first time sa isang banyagang lugar, hindi ka ba nakaramdam ng takot or ka ba? O wala lang? Hindi naman siya kasi marami din kami Pinoy. Siguro kung ikaw lang mag-isa, pag ano, medyo alanganin ka, pero pag marami kayong Pinoy, parang wala lang. Okay. Ito. Importante kasi may kasama ka. Ayun. Ito, babaguhin ko yung tanong ko kanina. Kasi sabi mo, parang pareho lang naman, Pilipinas, weather lang, oras lang. Ito, anong pagkakaiba ng Pinoy sa Amerika, sa Pinoy sa Pilipinas? Meron ba? Ano? Ang napansin ko lang doon, mga Pinoy na nandun sa Amerika, ano sila, pag naano nila na boxer ka, mas, ano sila, grabe yung appreciate nila kasi tulad daw sa ginagawa namin, grabe ang hirap namin sa training. Pinatalagaan ka talaga nila. Buti naman. Hindi ka naman ini-English. Bilang kababayan, kumbaga, inaano ka talaga nila. Welcome ka talaga. Sabi ni ano ni Cristino Titing, Coach, English America, Sir Pao. Hindi ka man ini-English ng mga Pinoy doon. Ah, hindi na. Okay. Madaming Pinoy sa Amerika, Sir. Dami ba? Okay. At least komportable. Alam mo, kung English ang pag-uusapan kahit nasa Pilipino, wala naman akong problema sa English eh. Kasi nasanay ako. Kasi trabaho ko sa call center eh. Kaso, hindi ko pa masyado magamit eh. Ang kailangan ko pag-aralan talaga, Bisaya. Ngayon. Kasi puro Bisaya ba yung kausap ko eh.
Bisaya, nagbibisaya ka rin, di ba? Opo sir, Bisaya. Oh. Mm. At least ikaw, tatlong lingguwahe yung pinakakabisado mo. Opo. Oh, marami bang Bisaya sa ano, sa Amerika, sa pinuntahan mo? Marami dun sir. Bisaya, oh. Ilocano, mga Ilunggo, ganyan. Sa tingin mo pinakamadami ba ano, anong pinakamadaming lahi ng Pilipina, Pilipino na nando doon? Ang Bisaya, Tagalog. Tagalog. Ganyan. Tagalog ang marami. Tagalog, Bisaya ganyan. Okay. Saka Ilocano, madami Ilocano din na nakilala. Anda. Okay. Matanong din kita kasi alam ko marami pa tayong pag-uusapan na boxing. Total na sa usapan tayo ng Amerika. Eh, nakapamasyal ka naman sa Amerika. Oo, sir. Marami din ako napuntahan doon kasi kumbaga matagal-tagal na ako doon eh bago ako nakalaro. Manginggit ka naman sa amin kung saan ka nakapunta. Ano? Pariha na naman, sir. Ano lang? Ano tawag dyan? Yung pag sinasabi ko sa Amerika, parang ano tayo, wow. Pariha lang doon. Hindi ka impressed sa Amerika? Ay. Hindi. Hindi. Pero ano yung mga lugar na napuntahan mo? Yung mga tourist destination, meron ba? Sa Amerika po. Oo. Sa ano? Universal, yun. Sa Zoo. Mm. Sa LA Zoo, doon. Sa, sa Las Vegas, doon. Sa MGM Grand, ganyan. Okay, naiinggit na ako kasi hindi ko na wala pa akong napuntahan kahit sa dyan hanggang picture lang at saka video. Okay. Pero swerte rin eh, no? Pag alam mo, isa yan sa... Nakikita ko sa boxingero, eh. Nakakapagpunta sila sa iba't ibang lugar pag lumalaban sila. So anyway, pag-usapan natin yung last fight mo na split decision. Nung pagkatapos ng laban, syempre nahihirapan ka kahit papano. Hindi ba sumagi sa isip mo na parang, uy, baka matalo ko dito? O alam mo sa sarili mo na panalo ka? Nung, sir, nung time na yun, alam ko naman na lamang ako, pero siyempre, dayo tayo doon. Tanggap ko kung anong decision nila. Kasi alam ko rin sa sarili ko noon, yung huli kong laro, malaki yung kulang ko kasi dahil doon nasira yung kondisyon ko. Ah, condition talaga. Alam mo, importante yan eh. God talaga kasi kahit ganun, binigay pa rin sa akin yung panalo. Oo, sinuwerte ka rin doon. Alam mo, kahit gano'ng kagaling yung boksingero, kung talagang sira yung condition, ang hirap manalo. Oo, sir. Diba? Opo. Oh. Okay. Sa ano yun, no? Roy Jones Promotion, yung promoter ng nilalabanan mo. Yes, sir. Doon sa Roy Jones Promotion, may kilala ka ba na Pinoy na lumaban na rin doon? Si Aston yata, lumaban na rin sa Roy Jones Promotion eh. Roy Jones, opo, sir. Sino-sino pa yung mga Pinoy na... Nakakontrata ka ba sa Roy Jones? Pwede mo bang i-share yun? Ayun, no? Naputol si... Ayan, bumalik. Apat na laro, okay, po. Jade. Apat na laro. Opo. So, meron ka pang tatlo? Opo. Sayang. Kung walang pandemic sana, kailan ang next fight mo sana? Dapat nung May. May laro na naman ako doon. Okay. So ngayon, total pinag-uusapan natin yan, eh, meron na bang scheduled fight si Jade Bornea? Meron ka na bang nakaschedule? Wala pa ngayon, sir. Kasi, ano pa, process pa yung ano ko, yung visa ko para makabalik sa labas. Ayusin pa yung visa para makalabas. So wala pa talaga? Wala pa. Sige, baguhin na lang natin yung tanong dahil wala ka pang schedule. Kung ikaw ang tatanungin personally, meron ka bang target na gustong makalaban? Sa akin, sir, okay naman ako. Gusto ko yung mga world champion yun. World champion? Opo. Ready ka na sa world champion? Oo, sir. Basta pagbigyan ng pagkakataon. Okay. Total, pinag-uusapan natin yung world champion, ha? Ito yung mga champion ngayon.
sa 115 division sa super flyweight na division mo, si Estrada, si Gonzalez, si Jerwin Angkahas, at si Kazuto Ayoka. Magbigay ka nga kung sino yung pinaka-type mo dyan sa apat na yan. Ano, sir? Kahit sino dun sa tatlo, basta yung Pilipino, ano? Huwag yung Pilipino. Opo. Alam mo, biglang naalala ko, ah, singi ko na rin, segue ko dahil para din malaman ng ibang tao. Si Donnie Nietes po, nag-sign na sa MPK Global. Opo. Para sila ni Albert. At ang target din ni Donnie Nietes ay mga kalaban yung kahit sino dun sa tatlo. Except kay Jerry Nangkahas. Wow. Kung kaya na maliwasan. Simple. Oo, oo, oo. Kababayan, tsaka idol. Idol natin yun. Mm-hmm. Pero ito yung tanong ko sa'yo. Kasi tinignan ko yung rating, tinitingnan ko ngayon, ha. Sa WBA, ikaw ay number 13. Sa IBF, ikaw ay number 8. At doon, nandoon si Jerwin Angkahas. Eh, doon ka pinaka-posibleng makalaban ng World Championship kasi doon ka nakarating. Paano kung mangyari yung laban yun ni Jerwin? Ano siya? Opener is simple, world title yun. Pero, ano yun? Ano eh, close din kami ni Jerwin siya kasi nagkasabay kami sa ano, LA. Mm-hmm. Pero, di ba, mahirap yun, maglaban kayo, close lang din kayo, magkakilala kayo. Meron ka na bang nakalaban na kaibigan mo sa boxing? Sa Prusa, wala pa. Ay, wala pa sa... Kakilala lang, pero yung mga close talaga, hindi lang. Okay. Baka ano, no? Habang nagsusunduan kayo, boom, sorry pare, ha? Ito, apagat, sorry pare. Inuman tayo mamaya. ano, kasi, kaya ako naitanong to, si Jerwin Angkahas nasa Amerika ngayon. So, ini-expect natin na magkalaban siya. At doon sa mga nakarating, eh, malamang depensa yung lalabanan niya kasi may laban itong si Gonzalez at si Estrada. May laban siya sa October 23 yata, may laban. So, malamang depensa. Ang tinanong ko si Sir Joven, sino mga kalaban? Pwedeng si Jonathan Javier Rodriguez. Pero kung hindi si Jonathan Javier, you know, 1, 2, 3, 4, 5. Isa ka sa siguro 6 na sa top 8 ka kasi. Or kasi walang 1 at saka 2 eh, ang posibleng mga kalaban. Pag in-offer ba sa'yo ito, tatanggapin mo? Ano sir? Sa akin, oo, bilang boxer. Nadepende na rin sa manager ko po, sir. Okay, pero ano, naano ko na kanina na ayaw mo na pinanalaban. Pero ano ha? Kung sakali maglabang kayo, ano sa tingin mo? Anong mangyayari? Anong nakikita mo sa... kasi ngayon, ang galing-galing ni Jerwin eh. Anong i-expect ng tao? Kunwari, yan, Pinoy na Pinoy na naman. Sa akin siya, siyempre, ano naman sila, masyadong mataas na narating. Ano nang... Basta hanga din ako sa kanila. Hanga talaga ako sa kanila. Okay. Pero ano ha, realistically, sa tingin mo, kung ikaw masusunod, gusto mo ba next fight mo na championship o makailang laban pa bago ka mag-championship sa tingin mo, world? Sa akin sir, pag ibigay niya championship, okay yun sa akin sir, mas okay yun. Okay na kagad? Ready ka na kagad na world cup? Anip ha? Oo sir. May tanong si ano, si Ian. Sabi sir pa, pakitanong nga kung kaya niya ulit talunin si Kosei Tanaka. Ngayon sa pro, lumaban, nakalaban ko yun sa amateur sir. Pinalo ko siya sa professional. Maganda, makalaro din kami ulit sa pro. Nakalaban ko siya ulit. Okay. Ikaw ba meron kang dream fight na gustong makalaban? Kasi sinabi mo mga world champion eh, parang
hindi tao yung hinahanap mo yung belt. Kung sino may belt, gusto mo makalaban, basta hindi Pinoy. Pero ikaw personally, may pangalan ba na gusto mong makalaban? Wala naman sir, kasi basta yung ibigay sa akin na ano, yung lalo na yung mga world title fight, yun, doon ako mas lalong mamotivate yung mga ganyan. Okay. Alam mo, Jade, okay yan, dahil gusto mo motivate talo, gusto mo ng world championship, at saka believe ako sa'yo, dahil yung iba, oh, siguro kailangan ko pa ng ganito, ikaw, kumpiyansa ka na na, eh, pag in-offer mo sa akin, world championship bukas, tatanggapin ko yan, next fight ko, world championship. At lahat ng boksingero, lalo ka na, undefeated ka, gustong maging world champion. Sa tingin mo, Jade, pag ikaw ay naging world champion, anong magiging epekto na nito sa buhay mo? Pag world champion ka na? Siyempre, iba na yun siya kasi world champion ka na, madami nang nakaka-ano sa'yo, kapilala. Siguro ganun lang yung sisikat ka, mas madami pa ang makakilala sa'yo. Sikat ka, parang pero si ano, Jerwin ngayon. Ay, si ano, si Casimero. Oo. Magaling yun. Idol yun. Okay, alam mo, daming nag-aano sa'yo, ha? Daming, uy, magaling yan. Kaya niyan si Jerwin. May future talaga. Tinalo niya si Tanaka ngayon. Sikat na si Tanaka, 2 Division World Champion. Eh, susunod din dyan si Jade. At, malay mo, pare, ha? Ngayon, sinabi mo, maging sisikat ka. Kung ikaw ay sumikat, pare, ha? Sumikat, maging world champion, magkapera. Meron ka bang gustong baguhin sa sarili mo or palitan or improve sa sarili mo personally? Sa akin to, sa sarili ko baguhin, wala naman. Siguro, lalong dagdagan ko lang yung ano, yung pag-sumikap sa training. Okay. Alam mo, pag sumisikat minsan, ano eh, nagbabago yung kulay ng buhok, nagkakaroon ng tato, pumuputi, wala akong gustong mga baguhin. Gumaganda yung suot ng damit. Ah, sa akin, sir. Ano? Depende na siguro sa tao yun, sir. Pero sa akin, hindi naman ako. Hindi ako ganun. Oh. Wala kang tato? Ganun, hindi sabihin? Wala po. Wala pa. Balak pa lang. Balak pa lang, naku. Sabi nila nga, yung iba, ano, pag nagsimula ka daw ng tato, ano na, sunod-sunod na daw yan. Oo. Anong balak mong patato, pare? Pinag-isipan ko pa nga, sir. Hindi ko pa... Saan mo papalagay? Siguro, hindi ko pa alam kung... Dalawang isip pa nga ako, sir. Dati ko pa gusto magpatato. Pero hindi ko sa braso? Approve na ba yan ni misis? Siyempre, yung tattoo, hindi mo na mabura-bura agad yun. Baka manginayang ka lang. Oo. Hindi ko magkaya ko yung gusto ko, yung hindi ko panginayangan talaga yun. Oo. Pero ano, payag si misis na magpatato ka? Okay lang naman. Okay lang. Malaki ba yung gusto mo ipatato? Parang gusto mo dito sa braso eh. Malaki? Hindi ko pa ano sir eh, pinag-isipan ko pa talaga sir eh. Siguro kung magpatato mo ako yung tago na lang siguro. Oh, nagpatato ka pa ha? Hurricane po ang ano. So ganito na lang, tanongin natin yung mga tao ha. Para magkaroon tayo ng audience participation ha. Kung si Jade Bornea po ay magpapatato, anong tato ang maganda para kay Jade Bornea at saan ilalagay yung tato? Paki-comment nga po. Ulitin ko ha, kung sakali sa... Makisali kayo ha, si Jade Bornea nag-iisip magpatato. Pero ano pa eh. Ito na lang, dagdagan natin. Dapat ba siya magpatato? Saan siya magpapatato? At ano yung ipapatato niya? Okay. Comment lang below ha. Baka makagkaroon ng idea si Jade Bornea. At alam ko maraming kalokohan na comment dyan eh. Anyway, habang iniintay natin yung mga sagot nila dyan sa tattoo, kung saan naman ay tattoo yan ha. Alam mo, mga boksingero, grabe yung mga sakripisyo. Alam ko, grabe yung sakripisyo mo rin. Para sa'yo, pare, so far, ano yung pinakamahirap na sakripisyo mo bilang isang boksingero?
Yung ano sir, yung sa akin, ano, yung pag ano talaga sir, yung reduce talaga yung pinakaano sa amin eh. Yun, reduce, saka yung ano, yung malayo ka sa ano mo, sa pamilya. Okay, wala. So, pare pa papaka sports daw pati yung sa likod. Sira. Mukha ako. Sabi ko na, puro kalokohan yung iko-comment ng tao. Pangalan daw ng misis sa dibdib. Asawa ko yan. Ha? Asawa ko yan. Asawa mo to? Opo. Ay, dadali ah. Nasa, nawawala. Mukha ako. Ito? Opo, sir. Ay, kaya pala eh. Pag hindi ako yan, hindi pwede. Supportive. Supportive. Hi, Macy. Thank you. Pangalan ng misis niya sa dibdib. Ay, thank you pala kay The Beast. Thank you for being a member. Segue lang ako ah. Doon sa medyo may kakayanan ng konti, pwede kayo mag-membership sa PAOCAST. Pindutin niyo lang yung join. Meron kayong special badge. Tsaka nagpo-post ako ng mga picture na behind the scene. Ako sa kilay ako magpapatato, Jade. Si coach talaga. At coach. Salamat po sa mga participation nyo, sa mga tato. Buti sa kaliwang kamay po. Philippine Eagle. Ayan na. Sa dibdib, mukha ng asawa niya at anak niya para walang sisihan. Manok. Ano? Ano kayo? Ano? Pinsan ko yan. Pinsan, okay. Ang dami ah. Ngayon po, binabasa natin kung ano ipapatato ni, ano, ni Jade. Kamao sa dibdib. Ito talaga sa kilay sa dibdib. Mas maganda walang tato. Sa dami ng tao na may tato, pag wala kang tato, mas special ka. Sabi ni Diego. Sa leeg daw. Sa likod, flag ng Pilipinas. Matato niya mukha mo. Ang dami mong kamag-anak ha. Pinagsisend mo ba sa kamag-anak mo? Hindi naman sir. Nakaabang na siguro. Ayan, shout out. Pinsan ko din yun sa Singapore. Sino? Ayan, to? Shout out. Pangalan ng anak niya, Aguila. Okay. Naubos ang oras ko pakakabasa ng dato. Philippine Eagle, ang daming eagle. Ayan, dibdib sa akin, mahal mo sa buhay, Jesus. Bawal, bawal daw. Okay. Dato. Nawala, dumami yung ano ah. Nag-comment pag dato ah, cross daw sa braso. Faith in God sa likod. Baka lalo mawalan, ano, si ano ah, daming comment eh, baka lalong mapag-isip. Sa dibdib, super sassy, okay. Hindi ko na mabasa sa wife or ang daming nagsasabi na wife ha, tuwan-tuwa tuloy si misis, baka... Okay. Okay, mamaya ko na ulit babasahin ha, dahil meron pa ako mga ilang tanong. Pero ito, sir, pakitanong sinong trainer niya sa Amerika, maganda condition niya doon. Laban niya sa US, magaling. Bata talaga yan si Jade. Nabilis mag-adjust laban Pinoy. Si Rodel Mayor, di ba? Yes, sir. Rodel Mayor po. Saka si Coach Stanley. Shout out na bala kay Coach Stanley saka kay Coach Rodel. Okay. Alam mo, ang daming nag, nag-comment na yung asawa mo, anak mo sa tattoo. Matanong ko sa'yo, ha? Anong pinakamahabang panahon na nawalay ka sa iyong pamilya dahil sa boxing? Ano sir? Nung, yun, yung nandun ako sa Amerika sir. Ano, six months din ako dun. Six months. Five months may git ako dun. 5 months, 6 months ka na wala. Paano, ano, message lang, usap-usap. Paano ba ang long distance relationship? Parang hirap? Yun lang, video call na. Ganyan. Video call na lang. Opo. Ang hirap din eh, no? Pag talagang ano, pag boksingero talaga yata, ano? Talagang kailangan mo lumayo, kailangan mo magpunta sa ibang lugar para umangat, no?
Oh, sir. Ito pare, ngayon 2020, medyo tagirap. Hindi na mga boksingero lahat dahil sa pandemic. Ikaw ba, nag-worry ka ba sa future mo, sa future ng boxing dahil sa mga nangyayari ngayon? Ano sir? Sa akin, oo sir, kasi siyempre, ano, siyempre, pag boxer ka, doon, pag walang laban, walang kita, ganyan. Mm-mm. Pero ano din, dapat ano lang, hindi lang magmadali, antayin na lang na, ano talaga, yung bumalik sa normal, kung ano, basta huwag pilitin kung hindi talaga. Antay na lang. Antay sa tamang lang. Panahon. Tamang panahon. Ikaw kasi, alam mo, ang medyo nag-aalala ko doon sa mga boksingero na kumbaga, medyo ikaw, 25, pataas ka pa. Yung iba, parang sayang yung panahon sa kanila. Mm-hmm. Dahil, kumbaga, hindi naman sa bilang. Kumbaga, 30 plus na sila, 35, parang sayang yung mga panahon na malalakas pa sila. Ikaw ba, pwede ka ba mag-share? May mga boksingero ka bang nakausap, na napagpintuan kayo, na nag-aalala sila dahil wala silang laban, wala silang kita, at ano yung ma-advise mo sa kanila, at ano yung, kumbaga, yung sentimento ng mga ibang boksingero ngayon? Yun sir, halos lahat sir na boxer, yun ang inano ngayon. Halos yun ang kumbaga daing sana bumalik yung boxing dito sa atin kasi kung walang laban, walang kita. Mm-mm. Ano lang, pray lang na bumalik sa normal para bumalik na to sa ano, na bumalik yung mga event. Ah, okay. So, pray ganun lang. Oh. Okay. Manalangin lang, di ba, sir? Oo. Pero ito, nakalimutan kita tanongin, ha? Kasi nga, ang daming kong nakausap ng mga boksingero ngayon na ang daming sideline. May nagtitinda. Of course, yung karamihan, nagtuturo, nagtitraining. Ikaw, pare, anong meron ka bang sideline ngayon? Sa ngayon, sir, yung business. Maliit lang. Yung mga Tuna product din, galing Jinsan yan. Tuna products. I-promote natin yan. Ano ba yan? Fresh tuna o yung nasa lahat ano tuna? Yung nasa lahat na po, yun. Ganyan. Tsaka yung mga, ano, tawag yan dito sa daing mo, ganyan. Mm. Nagtitindang kayo, sigong asawa mo ngayon dito sa Maynila, yan? Order lang po, ganyan. Yung, uy, okay. So, meron ka pala pinagkakitaan si Mrs. Naka-online na ba yan? Opo, sa FB niya. I-promote natin. Paano kami bibili niyan? Paano bibili yung mga nanonood ngayon? Mrs. nyo lang ako. may tawad pa. May tawad. Magkano? At saka masarap ba yan? Oh, masarap yan, sir. Basta galing din saan. Sige, order na ako, ha. So yung misis mo total nanonood, i-commit niya nga kung paano pupuntahan at magkano at nang makabili ako ng daing saka tuna. Okay. Kasi sampalo ka lang, di ba? Yes, sir. Available ba ngayon? Oh, available, sir. Free delivery. Free delivery. nice. Magkano nga? Malati ka lang, sir, di ba? Oh, magkano? Tanong ko muna sa Mrs. Buser. Paano ko babayadan yan? COD ba yan? O credit card? O ano? Paano babayadan? Libre na lang yan sa sir. Ay, ayoko ng libre. Gusto ko magkaya ka kaya. Ano yan? Ano tawag yan? Yung pretest muna. Hindi, ayoko magpalibre sa mga boksingero. Pag world champion na kayo at saka marami na kayong pera, diyan kayo man libre sa akin. Tsaka sa mga manager at saka promoter lang ako nagpapalibre. Pero yung mga boksingero ano minsan talaga nang nanlilibre eh, yung mga nakakasama ko ba. Nahihiya pa ako, sila pa yung manlilibre ka.
Kaya sinasabi ko sa mga box, tabi na lang minsan. Pero okay lang, kung isda lang naman, iabangan ko na yan ha. Kailan mo di-deliver? Bukas na ba? Bukas. Oh, pwede sir, bukas. Sorry, sir, on the spot. Sige, mag-usapan. Pero seryoso ako, order ako, tikman ko yung tuna, tsaka yung daing. Opo. Okay ha, pag-usapan natin off the line, kahit bukas na lang, pag-usapan natin. Okay, speaking of laban, i-segue ko lang ha. Total nanonood din si si Coach Titing dito eh. Ano? Taga Cebu siya, meron ngayon laban sa Omega Boxing Promotion. Lalaban sina Biseles, Christian Araneta, si Pete Laurente, at saka yung mga iba pa mga boksero, October 7 closed door. San man ba merong ano, may machichismis ka na magpapa-event sa dyan san na closed door? Wala po sir eh. Dapat nung nakaraan, saan man magpo-promote, tapos bigla naman hindi pinayagan. Yun. Ah. Okay. Okay. Sige pare, abang-abangan na lang natin yan. Saka yung inaabang ko yun. Kung kailan. Sige. Pagka meron ka na, message mo lang ako para balitaan natin kagad yan. Ito pare, 25 ka na. And then lumabang ka na sa Amerika, sabi mo apat na. Ito na yung stage sa career mo, tatlo pa sa Amerika. Ito yung stage sa career mo na mas mahihirap yung laban kumpara sa mga naging laban mo. Paano mo ipiniprepare yung sarili mo sa yung mga ganitong laban na parehong magaling o minsan mas magaling pa yung mga nakakalaban mo? Sa akin si ano lang, basta training lang, makaready ka yung kumbaga in desert notice, makaready ka kahit sino. Okay. Ano lang, training lang talaga. Opo, dun mo lang naman makuha yan sa training. Okay. Meron bang bagay ngayon sa iyong boxing skills na pinakagusto mong i-improve sa sarili mo? Ano yung pinakagusto mong i-improve pare? Sa akin, yung ano talaga, yung stamina, ganyan. Yun yung pinakaano dyan eh, stamina. Stamina. Alam mo, sabihin ko sa'yo kasi ang dami, nakakausap din ako ng mga conditioning coach trainer sa ibang bansa. Tinanong ko, si Memo tinanong ko eh. Sabi ko, kilala mo si Memo Heredia pala? Yes sir, naka-training ako dun sa kanya, nung kay Duno, sabay kami dun. Oh, sabi niya sa akin, ang lalakas daw ng mga Pinoy pero pansin niya yung stamina ang kulang ng Pinoy. Bakit kaya? Ano? May kulang talaga kasi kung ipupus naman tayo, may galing na tayo, yun na lang talaga. Ipupus na lang. Bakit pare-pareho yung Pinoy? Parang laging stamina ang ano, sinasabi na ano. Eh, dahil ba dito hindi tayo mahilig mag-jogging or dahil ba sa lugar? Ano ba? Sa tao din yan siguro. Kulang ng sipag din yan. Okay. Okay. So, pag na-improve mo na yung stamina mo, at ito, sunod-sunod ka na makakilala, marami na nga nakakilala sa'yo eh. Anong klaseng boksingero gusto mo maging or paano mo ikaw gusto makilala ng mga Pinoy boxing fans? Kumbaga, si Jade Bornea ay boksingero na ano? Humble lang. Pero, no. Humble lang? O, pero, sa taas ng ring, describe mo yung ano mo. May bubuga din. Okay. Si Jade Bornea ay humble na may ibubuga. Parang kulang, padagdagan mo naman. Sa taas ng ring, i-describe mo. Ano, siyempre, sa taas ng ring, ano ako, gusto ko maging tigre din. Okay. So, si Jade Bornea ay humble yung may ibubuga na parang tigre. Oh. Ayun. Alam ko na kung ano ipapatato mo. Tigre. Okay. So, ito pa, isa pa. At after this one, pagbibigyan natin mag-shoutout at sasagot tayo ng mga tanong ng mga fans. Okay lang ba? Ngayon ko napansin, isang oras na naman. Okay. So, 59 minutes. Bakit magiging champion ang isang Jade Bornea?
sa sipag sa dasal. Yun lang. Yun na naman importante. Sipag lang talaga. Tapos panalangin na bigyan ng pagkakataon. Okay. Eh, actually, yan yung huling tanong ko. Pero may follow-up ako. At saka inahamon kita dito, pare. I would like to challenge you. Sabi mo sipag at dasal. Okay? Naniniwala ako na masipag ka. Naniniwala ako na may tiwala ka at nagdadasal ka. Pero, ang challenge ko sa'yo, dahil yung mga boksingero, nagbabago minsan eh. Minsan, pag nasa taas sila, nagbabago. Ang hamon ko sa'yo, wala akong maririnig sana na balita na, oy, sa mga ibang coach, kasi dahil yung na-interview, may mga nakikilala ko, pare. Ay, hindi, medyo, tinatamad na ng konti. Na hamon ko sa'yo na hindi mawala yung sipag mo. Yes, so, kaya mo bang ipangako sa harap ng mga tao, ng mga podcast followers, na si Jade Bornea, kahit sumikat na at yumaman, eh hindi mawawala ang sipag? Yes. Dagdagan ko pa. Dagdagan mo pa. Nanonood yung asawa mo, pare, ha? Tsaka may anak ka, ha? So, on the record, recorded ito, ipop-play namin ha, pag tinamad ka, Jade Bornea, hindi mawawala yung sipag. Okay, datagdagan pa. Hard work lang talaga. Okay. Ayan, parang alam mo, napapansin ko dito sa show ko, tuwing bandang huli, parang akong nagiging motivational speaker eh. Pero anyway, salamat sa oras mo. At mag-iipon na tayo ng questions. Kung may mga tanong po kayo, please, i-comment nyo na. Ngayon na yung pagkakataon nyo. Magtanong kay Jade Bornea, ang ating undefeated boxing prospect na from Aracan, Cotabato, na taga Sampaloc, na isa pong humble na may ibubuga na parang tigre. Tanda-tanda ko yan at dadagdagan niya sipag niya. Ikaw ay mag-shoutout na, kaibigan. Shoutout mo lahat ng kaibigan mo, kamag-anak mo, at kung sino man ang gusto mong batiin. Shoutout na pala sa asawa ko, sa mga anak ko. Saka shoutout din sa manager ko, Boss Lizzy Manangkit. Saka sa kuya ko na sa Japan, Kuya Alex. Saka Mama Dory, Papa Boy, mga pinsan ko dyan. Saka sa mama ko na sa Thailand. Shoutout saka sa ate ko na sa Thailand din. Sa mga kapatid ko. Sa mga mga kaibigan ko dyan sa Jinsan. Mga kasamahan ko na pusingiro sa Sanman. Shoutout. Saka sa mga nakakilala sa akin. Shoutout din para kay Alvin Piñano Baday. Saka sa mga kaibigan ko po sa LA. Dapos Rodel. Lalo na Dapos Rodel, Constantly. At sa mga sa lahat po ng kapatid po sa loob na iglesia. Shoutout po lalo na po sa aming tagapamahal. Yun lang po. Alright, maraming salamat. Thank you very much. Andayon pa lang kaibigan at kamag-anak all over the world, ha? From Thailand to Japan to sa US. Alright, handa ka na ba sa fans? Question? Yes, sir. Okay, unahin na natin ito. Ian Melodilar, akyat na lang si Jade. Talunin niya ulit si Akmaliev, Unified Champion sa Bantamweight. Tinalo na ni Jade sa Amateur. Ano masasabi mo dito kay Ian? May ano ka ba? Akyat ka ba o 115? Gusto ko bago umakyat, maging world champion muna ako sa timbang ko ngayon. Ah, ganda ng sagot. Pero ibig sabihin, posible na umakyat ka, kumbaga. Oo, akyat din ako. Ah, okay. Sandali ah, nawala. Dumami yung comment bigla. Nawala yung tanong, baka maraming mamintis. Lago tayo. Hello Jade. Teka. Ako magiging boksingero, gusto kong tawagan na hanap lang ako ng mga tanong ha. Sorry kung mamintis ko yung iba. Ay, ate. Ate ko yun. Ate mo. Okay. Yan, mama ko po yan. Nasa Thailand. Nanonood sila lahat. Magandang gabi sa inyo. Ang bait-bait ni Jade. Hindi nagtatrash talk. teka lang ha. Asa na ba yung mga tanong? Wala ba kayong mga tanong? Puro comment lang eh.
I-promote mo, anak, negosyo mo, lalo na karir mo. Tapos na yan, mama ko pa yan. Ayan nga, pinapopromote ko nga. Alam mo, mami ni Jade, lahat ng boksingero, siyempre nagkakaroon kami ng briefing, tinatanong ko, meron ka bang business? Meron ka bang gustong i-promote? O wala eh. Kaya yung susunod kong interviewin, eh, maghanap ba kayo ng ipopromote nyo para sayang naman din? Wala tayong tanong, ha? Puro comment. Ha? Sir Pao, masipag sa training na bata yan. Ha? Sir, pakitanong, ito na. Tinil ko rin yung sikot sa post-dating. Post-dating, oo. Sir, pakitanong naman po, may strength and conditioning po ba siya sa Amerika at sino po? Opo, yan. Si Coach Stanley po. Stanley Godinez. Yan siya ang strength conditioning ko sa Amerika po. Okay, meron. Okay, lapat na yung labad yung magsayo. Mag-commentary lang. Sa Jinsan po, yung trainer ko po talaga, si Dexter Binatero. Simula nung amateur ako, siya talaga nagturo sa akin hanggang ngayon. Okay. Shoutout, Coach. Shoutout daw mga family ko, sana may signal kayo. Nakakatuwa. Okay. Puro comment ha. Wala kayo yung mga tanong? Ah, ito. Anong klaseng live yan? Mag-ubos lang ng load. Tawag po at mahina sa sistema ang mga tanong daw. Kailan ka uuwi dito, kuya? Personal ang tanong ha. Ano pa? Hindi muna kayo ma-quarantine. Quarantine pa ko ito. Shoutout sa mga taga-Ormoc. Okay, fine. Durano, shoutout. Mahiyain ka daw on-cam, off-cam. Happy ko yan. Walang question ha. Walang mga puro kamag-anak mo tong ano eh. Ayan. Ito pare, kaya mo bang ipangako na ililibre mo ako? Anong klaseng tanong? Lagi. Huwag nakauwi yun. Ayan, ito. May isang parang taro naman. Gonzales. Chocolatito versus Bornea. Comment. Tungkol dito. Ano, sir? Pagbibigay ng pagkakataon, bakit hindi? Maganda yung may mga big name na, may mga pangalan. Okay. Hello po sa mga nagpapa-shoutout. Franklin de la Cruz, ang dami yung nagpapa-shoutout. Mukhang mabait na bata to, Sir Pao. Okay yan. Puro shoutout ah. Sir, pakitanong naman po, may strength, nasagot na natin ganina. Nakarang sa WBA, sinong mas gusto mong makalaban? Si Chocolatito o si Joshua Franco? Sino, sir? Basta i-open na sa akin kanila dalawa. Tanggapin ko yan, sir, kung sino sa kanila. Okay. Sa mga magtatanong po, wag na kayong magtanong. Kanina ko pa siya tinatanong kung sino gusto niya makalaban, kahit sino lang eh. iba na lang. Ito rin, nasagot niya na kanina, may plano siya umakyat, pero magcha-champion lang daw muna siya sa Superfly. Ito, rematch Bornea versus Akmadeliev para pag nanalo, unified champ kagad. Oh, ngiti lang. Hanggang ngiti ka lang. Pwede mong mag-endorse ng Master Guapito ito. Pwede ba? Ano yun? Ano yun? Yung pang ano sa mukha? Di na yata uso yun eh. Parang hanggang sabon lang nilalagay ko rin sa mukha ako ngayon eh. Sabon lang. Baka pang binata lang yun tayo eh. Walang tanong. Ito, nag-boxing ba si Jake yung kambal niya, sir? Ay, oo, di ba? Nag-boxing. Opo. Nag-pro, nauna pa nga eh. 13 wins siya, may 2 talo. Tingnan double check ko ha, yung record niya. Yes. Jake, 14 wins. 3 talo. Oo, 3. Oo, yung huling laban niya sa Russia. Super humble, world champ. Tama, huwag siya magpatato para hindi madumi.
Idol Jade, sinong gusto mong makalaban sa world champ? Sabi ko na sa inyo, ang sagot na dyan, kahit sino eh. Oo. Okay, lampas na ako ng isang oras ha. Mamimili na lang ako ng medyo, ano, na medyo maganda-gandang tanong. Carl James Martin daw versus Bornea. Eh, hindi po magka-division eh. Ano yan? Ano kami yan? Spending kami yan ni Carl. Oo. Eh, hindi kayo magka-division eh. Wala, puro shoutout ah. Sandman promotion po siya at laging tanong ng mga tao to MP promotion. Sandman po siya. Pwede siyang makipag-work kay MP, pwede naman. Sir Pao, anong division niya, Sir Pao? Ako na talagod, super flyweight. Sir, bakit gwapo kayong dalawa? Nasabi ko tuloy sana all. Okay, thank you. Thank you sa mga bolero dyan at bolera. Wala, puro, ano, puro mga laban eh. Wala ba kayong mahirap na tanong kay Jade? Sir Pao, patanong naman kung ilang araw biyahe niya papunta. Ilang araw? Hindi ba ano lang yon? Less than a day? Ilang oras ba? Sa Amerika? Ano na? 16 hours? 15? 16 hours, tama. Oo. Nakasparing mo na ba daw sa Inoue? Yan na, nawala na. Jade? Hello, hello, hello. Nandiyan ka pa ba? Sumuko na yung internet yata ni Jade eh. Nag-stock up na siya. Kung alright, hintayin natin na. Hello, Emerson Bohol. Salamat po. Okay, sa mga po hindi ko na mababasa, pasensya po ah. Pasensya na at huminto na si Jade. Hintayin lang natin bumalik. Champ, di ba nakasparing kayo ni Tanaka sa Japan? Ano sa tingin mo? Kaya mo pa bang talunin? Kung makabalik si Jade. Hello, hello sir. Okay. Alright, nawala kay. Ito, last question na siguro to. Tapos magpaalam ka na. At wala na akong masyado makita ang tanong na ano. Ito. Hindi ko alam bakit katabi mo lang to. Sa, dito pa tinatanong sa akin eh. Jade. Nawala na naman. Nawala na naman si Jade. Magandang gabi po sa inyo lahat. Baka hindi pa kayo nakasubscribe. Pa-subscribe po kung sumusuporta kayo sa mga Filipino boxing. Tomorrow, ha? Laban na po ni Mark Magsayo. Alas 8, gigising ako. Gising na ako niyan. Nakaabang na ako sa TV. At kung kailan siya lalabas, saka tayo magla-live. Jade! Yes, sir. Siguro ito na ang huling tanong, ha? At parang katabi mo lang, nagtanong pa dito sa Facebook. Balik sa, Champ! Balik sa, sir. Champ, di ba nagkasparing kayo ni Tanaka sa Japan? Ano sa tingin mo? Kaya mo pa bang talunin ulit? Umihinto-hinto na siya. Umihinto-hinto na po eh. Ano, kaya mo ba daw talunin? Ano sir, oo naman, basta ano lang, training ng mabuti. Okay. Alright, syempre pare, medyo naghihingalo na yung internet natin at nawawala-wala na. Siguro, ito na yung pagkakataon natin, signal na natin na mag-last message ka na, last na paalam, at saka i-promote mo yung dying and tuna business mo, at yung sarili mo. At yun lang. May tiga, ito last siguro, anong belt ang hawak mo ngayon, meron ba? NABF po, sir. NABF, yun yung kakapanalo mo lang. Opo. North American Boxing Federation. Opo. Superfly. Okay. Pare, last ano, last message mo sa mga tao at paalam ka na at ano mo lang, kumustahin mo lang yung mga fans mo. Ano, thank you kay Sir Pao sa pagkataon na in-interview niya ako ngayon sa salamat sa mga sumusuporta po sa atin at sa mga nanonood ngayon. Maraming salamat. Shout out sa lahat ng mga kaibigan po, lalo na sa mga pamilya po. God bless. Okay. Thank you very much, Jade. At tatandaan ko yung usapan natin. At
isang humble na may ibubuga na parang tigre na sisipag lalo in the future. Tandang-tanda yan, tumatak sa isip ko, itatanda ko sa mga fans, good luck sa career mo, pag naging world champion ka, diyan ko naaasahan yung libre mo at sana makapanood ako ng mga laban mo soon, okay? Thank you, sir. Magandang gabi sa'yo, pare, ha? Thank you, sir. Salamat sa pagkakataon. Thank you. Thank you po. Alright, magandang gabi po ulit sa inyo lahat at ayan po ang ating kaibigan, isang undefeated boxing prospect, Jade Bornea. The Hurricane ang nakasulat. Nakalimutan ko tanong kung yun na ba yung talagang updated na ring name niya. Anyway, ako po ay magpapaalam na, pero bago magpaalam, gusto kong sabihin sa inyo na bukas ng umaga, ilaban na po ni Mark Magnifico Magsayo. Abangan natin lahat yan. Alas 8 daw ng umaga or 8 PM Eastern Time ang simula ng event. Apat na laban, pang-apat siya, main event siya. Tingin ko knockout. Sana knockout. Tapos na ba kayo? Anyway, kung hindi pa, bukas na lang at magda-live commentary or live fight vlog ako, kwentuhan lang at pasensya na kayo hanggang ganun lang may offer ko. In the future, pag marami na tayong pera, baka sakali, no? Bili tayo ng rights. Kung hindi, bahala na kayo dumiskarte kung saan kayo manonood ng live. Ako'y magsapasalamat na. Thank you very much. Salamat. Bukas ng same time, usual natin fans night at reaction sa laban ni Mark Magsayo. So, Thursday to Sunday ng 9 PM, regular schedule, tuwing umaga, depende po sa fight. Salamat, maraming salamat. Don't forget to subscribe and hit that notification bell. At bye. Thank you. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Powcast Sports.